Chucks. Ito. Ginagawa mo ba sa Pilipinas dati, Lord? Ito lang. Sa pababayan, tensyon kami ni Utol. Siyempre, hindi dito doon sa may planta. At sana, bukas yung tol, no? Overdue na to sa change oil. Takbo na ito, 11 mil na. Tingin mo kung anong kulay na ng langis nito, tol? Brown pa lang yan. Brown pa lang sa 11K? Sabi ko nga, sana bukas yung maintenance shop at tinawagan ko naman yung kasama namin sa trabaho na sana iniwan nila bukas. So, nandito na kami ni tol. Second door daw, sabi. Sana ito. Testing mo yan, tol? Oh no. Second door, sarado yun, sabi. Ha? Sarado din. Paano kaya? Baka doon sa likod, no? Oh my gosh, medyo kinakabahan na ako, mga kababayan. Makakapasok kami dito ngayon. Pag ito sarado, wala na to. Tapos na tong content na to. Ayo, sa mga nagsasabi kay Utol, natapos na ang karir niyan. Kasi napilay. God bless you, kabayan. What's door, please? Oh my god. Pangapat na pinto. Ito na lang pag-asa namin. Yes! Bukas! Thank you, Lord! Pinto kinabahan ako, makakumahin, ha? Dito kami sa loob, mo? Oo, dito kami sa loob. Sabi ko nga dito namin gagawin yung pag-change oil sa maintenance shop ng company. Bago nga lang dito sa channel ko, o page ko, nagtatrabaho kami ni Utol sa pabrika ng tahong. So this time of year, inaangat na to mga bangka namin kasi frozen yung ano tol, no? Yung tubig. Kasi nga, yun nga, winter na kasi dito. Ito yung pagkakataon na i-maintain sila o ayusin kung ano man sira dyan. Tapalan ang dapat tapalan. Tol, lalaki ng bangka. Laki pala nila tol, no? Punta nga sa ilalim tol. Amoy fiberglass tol, no? Ito, syempre, in-expect namin bukas. Dito namin gagawin. Papasok si Malib, yung kotse ko. Yan, nandun siya sa labas. Kukunin lang namin siya. Meron sana dung ano, lifter ng kotse sa may likod. Kaso nga lang, lifter ng kotse dito sa likod na yun, no? Kaso nga lang, eh, syempre, makikigamit lang kami dito. Mag-i-inerte pa ba kami? Dito na lang namin gagawin yung pag-change oil. Yay! Ito. At nalagay na nga namin yung kotse. Gahanap lang si Tol unang pangkalso. May pangkalso sana kami kaso naiwanan ko yung pangkalso ni Papa eh. Plastic siya na pangkalso. Goods na siguro yung isa, no? Tingin mo. Hanap pa tayo ng isa. Ito, Tol. Minakita na ako. Ito, kalso. Yung tapulodo eh. Ito yung langis. At sana, Tol, meron ditong pangsalo ng langis. Oil pan? Oo. Sana meron dito. Pero for sure meron dito, manghihiram lang tayo. Hindi, tingin ko na dito yung banda. Waste oil. Ay, pwede pala rito ito, lo. Pwede pala dito ilagay, oh. Ay, ito, to. Sakto nandito na. Oh. We got everything we need here. Tapos, dyan natin nilalagay mamaya ito, lo. Tama ba, tol? Oh, yeah. Waste oil, no? Waste oil. Imbudo. Meron siya imbudo, eh, no? Jackstand. Ito. Kailangan gawin mo. Save tayo. Ginagawa mo ba sa Pilipinas dati, Lord? Sikreto lang. Kasi bawal. So, habang nandun sa ilalim si Tol, tignan ko lang. Ito yung itsura ng aking engine bay, oh. Masyado na siyang ano, madumi. Hindi naman lahat, pero kadalasan yung kotse ngayon, ganito na ang itsura. Masyado siyang, kung titignan nyo, madumi, maligabok. Gawa nga yan nung sa snow, yung putik ng kalsada. Yan, nalagyan pa nila ngayon ng asin yung kalsada, kaya naging ganyan na. Assistant muna ako ni Utol ngayon, pero nagawa ko na naman to dati. Madali lang naman tong pag-change oil ng sasakyan. Basta may knowledge ka lang at proper tools, eh magagawa mo dito. Meron kasi kaming free time ngayon ni Utol para na rin makatipid sa labor o pa-service. Kaya naman nag-DIY na lang kami ngayon. Madali lang naman ito matutunan. Pero kung hindi ka naman sigurado at wala kang proper tools, eh pa-service mo na lang muna sa iba kabayan. Ito, yung langis ni Tol. Ayan o. So makikita po tayo dito, Tol. Sa...
Yan ang responsible na pagtapo ng langis. Hindi sa drainage. Hindi sa drainage, no? May gumagawa kaya ng ganun? Meron. Marami ko kakilala. Drainage, no? Para makasingaw siya. Eh, parang hindi kaani ko. Mas lalo madali itong pag-change oil ng sasakyan kapag kami kasama ka, syempre. Madali na lang to, bababa na namin tong kotse. Onting check na lang sa dipstick, dagdag ng onting langis. All goods na yan, mga kababayan. Naalala ko lang bigla yung araw o yung panahon na kinuha ko tong kotse kong to bago pa ako nun sa Canada. Hindi dahil sa gusto ko lang, kundi kailangan talaga na may sarili akong sasakyan dito. Medyo malayo kasi yung bahay nila, mama. Mula dito sa pinag-i-stayan ko. At gusto ko kasi bisitahin sila lagi every weekend. So sabi ko, kailangan ko na magkaroon ng sasakyan, sariling sasakyan. At kailangan ko din yun pag mag-grocery din ako dito. Yun, at pinag-uusapan din namin kung ano bang uunin mo, brand new o used car. Napunta na lang ako sa brand new, which is pinagpapasalamat ko kasi wala naman ako ganong alam sa kotse. At eto, hindi pa ako nasisiraan lagi. Mahirap na pagka use, medyo mapapagastos ka. Ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura nung loob na itong bakang to. Ito. Eh, loob nyo, no? Dito nasakay yung mga, may mga Pilipino na sumasakay dito, mga kababayan na nag-harvest nung tahong. So, respect dun sa mga kababayan natin ngayon kasi alam nyo, kahit frozen yung tubig, kahit napakalamig, napakainit, sasakay dito yung mga yon. Tinan nyo, walang bubong to. Doon, may bubong, pero imagine, di ba? Katulad nung content ko, mga kababayan, na yun nga, nag-harvest ako ng tahong, dito ako nakasakay nun. Yun, so nag-harvest kami, sobrang init nun kasi summer. So, respeto lang doon sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa bangang to. Rain or shine, mainit malamig. Trabaho sila rito. Ang laki pala neto. Sobrang laki. Tignan natin yung LEC. Yung LEC, oh. Yupe. Tingin ko papalitan nila itong LEC kasi unfinished business sila rito. Duro sa Monday, ganun. At ginawa rin nga pala din namin yung sasakyan nung katrabaho namin dito. Kasi bakit hindi, di ba? Para makatipid din sila. Kaya ito, pagkatapos nun, sandali lang din naman namin ginawa. Naglinis na rin kami nung gamit namin, hinakot na namin. Yan yung mga tools, mga proper tools para dun sa trabaho na yun. At bago nga kami nag-gumawa o gumamit ng maintenance shop dito, syempre, nagpaalam din kami sa employer namin o mayari ng company. Nakakatuwa lang din kasi, di ba, sino ba naman kami? Mga empleyado lang naman kami rito. Yun, pinagamit sa amin yung lugar nila rito. Which is, masaya talaga kami na kahit papano, kahit ganyan-ganyan lang trabaho namin. Ay, yun, mapapagbigyan nila kami. May mabait kaming employer, di ba? At syempre mga bayan, if you enjoy this short video, please like and share. And consider to subscribe naman for more videos like this. Sa next vlog nila mga bayan, stay safe and God bless. God first.